I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes. Magandang araw sa inyo lahat. This is Coach Vince. So sa video na to, pag-uusapan natin ano ba yung epekto ng pagpupuyat, and also i-share ko din sa inyo yung ways ko, no, kung paano ko nakakabuo ng tulog sa gabi. Okay? So this is for gym and non-gym goers. Alright, so start tayo. Meron akong 4 negative impacts kapag lagi kang puyat. So una, you're pulling yourself away from your fitness goal. Okay? So kahit gano'ng kakasipag mag-exercise, kahit gano'ng kabigat yung binubuhat mo, it won't make sense. Okay? We have to keep on our minds, no, na the best time for our body to recover and also for our muscles, no, to repair is yung pagtulog, no? That's why you have to discipline yourself. Aside from eating right, no, regular exercise, kailangan mong disiplinahin yung sarili mo din sa pagtulog, okay? So kung hindi naman essential yung ginagawa mo, better kung ipra-practice mo yung sarili mong matulog na lang ng maaga. Okay? So at least you're getting near, no, dun sa fitness goal mo. Okay? Next, affected yung daily routine mo. So pag puyat ka kasi, what would you feel? Of course, being sluggish, sobrang bigat ng katawan mo, tinatamad ka, no? So pag nasa bahay ka, nasa work ka, or even pag nag-gym ka, una-una mabilis kang mapagod, no? And you can't able to concentrate well, you're not functioning well kasi nga puyat ka. Kumbaga parang meron kang gustong gawin on your mind, pero yung katawan mo, hinihila ka kasi ang gusto niya is magpahinga, no? So instead na marami kang nagagawa, no, instead na magagawa mo yung goal mo on that day, but because puyat ka, nai-interrupt. Okay, so yun yung huge impact ng pagpupuyat sa atin. Pangatlo, it increases the breakdown of protein. So pagka mababa yung level ng protein natin sa katawan, ang tendency muscle loss. Okay, so remember, kung gusto mo mag-build ng muscle, kailangan mo ng protein. Okay, para ma-repair yung mga damaged muscle tissues, kailangan natin mag-take ng protein. Okay, so kahit magbabad ka sa gym ng 5 oras, magbuhat ka ng napakabigat, it won't work. Okay, it's just a wasting of time. Worst thing is muscle wasting, kung tawagin. Okay, so baka ma-disappoint ka lang kasi hindi mo ma-achieve yung fitness goal mo. Okay? Baka sisihin mo pa yung fitness, pero hindi mo alam na sa'yo pala yung problema. Okay? So that's why you have to take enough protein and proper sleep. Alright, next is, which is the last one, it can affect your overall health condition. Okay? So guys, kung mapapansin nyo, no, kapag lagi kang puyat, napapadalas yung kain mo. It's because yung stomach mo, yung pancreas natin, also yung pancreas natin, nag-release siya ng ghrelin. Okay? So yung ghrelin, it's a hormone. Okay? Hunger hormone. So kapag lagi kang gutom, pag napapadalas yung kain mo, ang tendency is magigain ka ng weight. Okay? So pagka naparami ka, no, darating ka sa point na overweight, hanggang sa maging obese ka, no? That's the worst part, okay? So ngayon, pagka nangyari yun, tumataas yung level ng fat natin, which is yung, what you call this, visceral fat, okay? So pag mataas yung visceral fat level, prone ka na sa chronic diseases like heart attack, stroke, so yung mga ganun, no? So huwag na nating antayin umabot tayo sa point na yon. Okay, so kung kaya natin disiplinahin yung sarili natin, do it. Wala namang mawawala, no? That's para sa atin din naman, para sa atin din naman 'yon. Okay? And then I'm encouraging you, no, also to live your life to the healthiest way you can. Okay? So 'yon, so napakahalaga talaga ng pagtulog. Pilitin natin makabuo at least 7 to 9 hours of sleep. Malaking bagay na 'yon, lalo na kung ikaw ay nagigain, kung gusto mo mag-gain ng muscle, mag-lose weight, no? Kasi nakakatulong yun sa muscle natin para makarecover ng mabilis. And nakakatulong din yun, no, para ma-repair yung damaged tissue natin. Also, yung immune system natin, pinapalakas niya din. Okay? So yun lang naman,
hanggat maaari, huwag tayo magpuyat. Okay? Kung hindi naman na essential yung ginagawa, better kung i-practice natin yung katawan natin ng matulog na maaga. So yun, so here's my few agendas before bed. In order to, no? So una, I do yoga stretching. Pangalawa, I do a deep breathing exercise, at least 10 minutes. So malaking bagay yan. Pangatlo, nagbabasa ako ng libro. Pang-apat, pag nakaramdam na ako ng antok, papatutog ako ng instrumental music, like yung saxophone, violin. So, yun, malaking bagay sila sa akin, no, para mabilis ako makabuo ng tulog. Okay, so yun lang for this video. Maraming salamat. I hope this video helps you a lot. So, please subscribe to this channel. So, kung umabot ka dito, maraming salamat sa panonood. So, see you on my next video. Have a good one.